each other's hearts. It's a cold blooded love. Channel. So for today's video, ayun, magagawa po tayo ng review, and itong review na to is sobrang tagal na niya. As in, literal na sobrang tagal, and feeling ko galit na sa akin yung CEO nitong brand na to dahil sobrang tagal na nga abuti na siya ng 2021. And ang brand na i-review natin ngayon is ito, from Grammify. Disclaimer first, hindi po to sponsored. Hindi din po nila ako brand ambassador. Nanalo lang ako dun sa parang contest nila na mamimili sila na magre-review ng product nila, and ako nga yung napili nila, and nahihiya lang ako kasi nga ngayon ko lang siya mare-review, and sorry po talaga. Ang reason po talaga kung bakit hindi ako nakapag-review ng kahit anong mga brand and nakapag-makeup dito mga nakaraan is may work na nga po ako, and ang schedule ko is 9 a.m. to 10 p.m. So ayun nga, as in, nakapagod. Yung pagdating mo sa bahay, gusto mo na matulog, ano, tapos once a week lang yung off ko, so yung off na yun is parang ini-enjoy ko na lang. So parang iniisip ko, mapapagod pa ako pag nag-makeup-makeup pa ako. Opo, passion ko to, pero maging adult. So, ayun nga, umpisa na natin yung review nitong brand na to. And ito yung mga products na pinadala nila sa akin. Isa-isa kong papakita sa inyo yung mga products. So, first is ito, Tinted Lip Scrub Coffee Flavor. Mahilig ako sa coffee, and titingnan natin mamaya kung magugustuhan ko yung lasa and yung amoy nito. So, ito yung next, Gamified Cosmetics Pink Blush Cream Blush. Shade niya is Rosewood. Ang cute to. Next is itong Glamified Eyebrow Pomade with Hair Grower. Wow, nice! So, para sa mga maninipisang kilay, bongga to. Dahil mayroon siyang ingredients na pampakapal ng buhok ng kilay. Dark brown ang shade niya. So, ayan. And mayroon pa siyang kasamang spoolie. So, bongga, diba? May pang-apply tayo ng kilay mamaya. Ito pa, Glamified Cosmetics BB Cream plus SPF 40 UV Protection, Evens Tones, and Illuminates Dark Spots. Natural beauty ang shade niya. Ito, alam ko na try ko na to eh, kasi ginawan ko to ng lip swatch dati. So, Glamified Cosmetics Velvet Puff. Ayan siya. Tatlo sila. Ang shades ng tatlong to is Buttercup, Bubbly Face, and Blossom Babe. So, yung mga, parang mga name yun nung ano, no, Powerpuff Girls. Kaya siguro Velvet Puff. Last but not the least is itong Powdery Matte Tint. So, lima sila. Ayan. Bongga, ang dami. Ang shades naman nito is Aurora, Fiona, Jasmine, Ariel, and Belle. Oh, nice! Disney Princess naman ngayon, di ba? Bongga. Ayan lang sila lahat na nakalagay dito sa lalagyan ng to. Sobrang dami, and titingnan natin kung lahat matatry ko or isa-swatch ko na lang yung iba, din sasabihin ko na lang yung mga sa tingin ko yung thoughts or yung feedback ko about sa mga products na to. So, umpisa na natin ang pag-makeup at pag-review. Umpisa natin dito sa BB cream nila. Ang shade ulit nito is Natural Beauty. So, ayan ay tsura niya. Kung gano'n. Mamahalin dyan. Hindi ko alam kung magkano itong mga to eh. Pero, itatry kong isa-isahing hanapin yung mga price nila. Then, lalagay ko na lang dito sa baba kung magkano. So, as you can see, ayan yung ayan yung status na mukha ko ngayon, di ba? It's complicated pa rin. May pimples dito. Ayan, mga pimple marks. Tapos may dalawang pimples dito na bunga. Galit na galit. Ito, pimple marks na lang din. Ito, kinutkot ko yan. Ang galing ko talaga. So, dito natin makikita kung gano'y yung coverage nitong BB cream. So, hindi naman ako nag-expect ng bonggang coverage. Since nga, BB cream lang siya. So, try na natin kung bongga ba to. Wait. So, ayaw niya talagang lumabas. Hindi naman siya natuyuan, pero ayaw niya talagang lumabas. Hindi ko alam kung bakit. Tatry ko na lang itaktak. Sakit? Bumula, no? Sakit. Ayan yung itsura niya. Ayan. Yung amoy niya is mabango. Try natin siya dito sa mga part na madaming keme-keme. Malagkit sa feeling. May konting tackiness, pero hindi naman siya yung malagkit na nakairita. Hindi din siya mabigat sa balat. Pero yung pagdating dun sa coverage, feeling ko wala. Pero, in fairness naman kasi sa mga BB cream na ganito, may protection siya sa ano, UV rays. So, hindi ka mamamroblemang mangitim pagka nagpapa-araw ka. Pero ayaw niya talaga lumabas. Asakit. Sa mukha. May tsura niya kapag ka dinamihan mo yung paglalagay, and sa personal, medyo may kita mo may mga buo-buo siya. So, hindi siya advisable na gamitin ng ganun, and
parang pang-protect lang talaga ng mukha. So, pwede mo siyang isabay sa pag-foundation if gusto mo mag-foundation or kung gusto mo yung natural lang talaga na parang wala ka nilagay sa mukha eh. Eh, yun na lang ang gamitin mo, diba? So, lalo na kung makinis ka naman, wala ka nang tatakpan sa mukha mo, okay na yun. So, ayun niya, hindi ko siya ina-advise na makapal mo siya i-apply kasi hindi siya magandang tingnan pagka makapal. Or ano lang talaga siya, for SPF chuchu. So, hindi mo siya pwede din gamitin ng gabi dahil nga magkakaroon ng flashback yung mga pictures mo. Lalo na pagka may mga flash yung mga camera, di ba? So, ayun. Pero in fairness naman dun sa amoy niya, mabango naman siya. So, approved tayo dun. Next naman natin yung kilay. So, ito namang eyebrow pomade nila na may hair grower daw. So, hindi ko naman na yun kailangan dahil sobrang kapal na po ng kilay ko, no? And ang shade naman ito is dark brown, which is okay naman sa akin yung dark brown dahil hindi ko naman na kailangan ng dark na kilay. So, ayan. Ayan siya. Dry na po siya. Hindi ko alam kung naiwan ko pa itong bukas dati o talagang dry siya. Ayan siya. Bunga, di ba? Ay. So, ayan. Pigmented naman siya kahit dry yung consistency niya. Hindi siya yung parang creamy. Pinalabasan ng kilay natin gamit itong Glamified Eyebrow Pomade. So, as you can see, malinis na siya kasi medyo nilinis ko na din siya ng concealer. And okay naman yung result niya. Sobrang natural lang nung itsura ng kilay ko kasi as you can see naman, makapal na talaga yung kilay ko, diba? And yung mga gaps ng buhok, nilagyan lang niya ng kulay. Ganun yung style niya. And hindi din siya sobrang creamy, which is okay lang naman sa akin dahil nga, mahirap din naman pagka sobrang creamy tapos ganito kakapal yung kilay mo. Mas lalong kakapal, diba? Yun, hindi din naman siya mahirap i-apply dahil nga, ayun no, as you can see, pigmented pa rin naman siya kahit dry yung consistency ng pangkilay. Okay na okay ito sa akin. For sure, magagamit ko pa siya ng madalas. And, ayan. Bongga. Walang masabi, dahil ang hirap bumalik sa pagbablog. Kaya natin tong Glamified Paint Blush. Cream blush naman to, so gagamitin natin siya dito sa ating cheeks. And ang shade niya ulit is Rosewood. So, try natin sana gumagana to, ah. Ang hirap magpalo. Ayan, gumagana. So, ayan lang siya, Zayn. Yung bango. Parang amoy bubble ka. So, ayan yung kulay niya. Ay, day. Ang ganda. Parang nagto-tone down siya. Kasi mainit, di ba, yung finger. So, ayan yung shade niya. Konting-konti lang yun, pero grabe, oh. Ang dami. Ayan, as you can see, parang may mga buo-buo, di ba? Hindi ko alam kung dahil sa balat ko lang ba yan o dahil hindi sila nagkakasundo ng BB cream. Hindi ko sure. Pero nagmo-move kasi yung blush on. Medyo, pansin ko din naman kasi na medyo oily siya. Ayan, hindi siya nagda-dry. Hindi siya masyado nag-show sa camera. Oh. Pero sa personal, kita naman na siya. Pero hindi sobrang dark ng kulay niya. Hindi sobrang visible niya. Disclaimer ulit, hindi porket ganito yung mga nangyayari sa akin, eh ganito na din yung mangyayari sa inyo, ha? Hindi ganun. Kasi iba-iba tayo ng skin type, iba-iba tayo ng may experience sa mga performance ng mga makeup. Basta yung packaging niya, okay na okay sa akin. Sobrang ganda. Yung amoy niya, mabango. Yung performance, medyo 50-50. Hindi ko sure kung gusto ko siya dahil medyo oily nga siya sa... Medyo oily nga yung consistency niya para sa akin. So, ayun. Hindi ako masyado fan ng mga oily na blush. Medyo light yung pigmentation niya para sa akin. So, next naman natin to. So, itatry na natin tong Velvet Puff nila. Velvet Lip Cream. Ang unahin natin shade is Bubbly Face. Swinotch. So, ayan siya. And super bango din ito, ha, in fairness. Try na natin sa lips. Yung feeling niya sa lips is velvet nga naman. And alam kong hindi ito magseset, so hindi siya kiss-proof. As you can see, hindi siya kiss-proof. Hindi din kasi ako fan ng ganitong shade. Dahil, as you can see, hindi siya bagay sa complexion ko. So, itry naman natin yung iba pa niyang shade. I-next naman natin tong si Buttercup. So, ayan. Ganto naman yung kulay niya pag swinotch. Ang ganda ng kulay nito, promise. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, hindi ako satisfied sa itsura ko ngayon, ano. Pero mamaya, mag-aayos pa rin naman ako gamit yung mga products nila. So, ito si Buttercup sa lips ko. And as you can see, very natural lang yung shade niya. Sobrang ganda din. And lalo na kung nakaayos ka, maganda siyang tingnan sa lips. Promise. Pansin ko rin, kahit sobrang dami nung application ko sa kanya, mas dry yung consistency niya kaysa dun sa color. Bubbly ba yun? Bubbly face. And, so, next natin yung last na shade ng Velvet Puff, which is the Blossom Babe. Hindi ko alam kung sa akin lang nangyayari to, pero as you can see, kahit ilang beses kong daanan, hindi siya nalalagyan.
honest, out of 3, ito yung pinaka-favorite kong shade niya. So ayun nga, pansin ko dito sa tatlong to, magkakaiba sila ng consistency. Ito si Bubbly Face, medyo oily siya and kita mo talagang shiny siya sa lips mo. Ito naman si Buttercup, ito yung pinaka-favorite ko yung consistency kasi nga, pagka nilagay mo siya kahit gano'ng kakapal, parang yung consistency niya or dry pa rin siya sa lips or kung mapapansin mo, wala siyang shine, gano'n. And ito naman si Blossom Babe, ayan, nagmo-move yung product niya as you can see. Nawawala kahit wala pa ako kinakain, nagsasalita lang ako and ina-apply ko lang siya sa lips ko pero nagmo-move na siya agad. Pero kung sa shade range, ito yung pina-favorite ko, yung color red or yung Blossom Babe. Pangalawa tong My Lips But Buttercup, Buttercup and last tong si Bubbly Face. Isa pa pala, kung naghahanap po kayo ng mga case-proof, full-proof, waterproof na product, hindi po ito ganun. Pero kung gusto nyo lang po talaga yung mga velvety and madaling i-apply na products, eto. Pwede nyo naman dalhin-dalhin siya lagi kung gusto nyo mag-retouch dahil sobrang liit lang niya and madali siyang ilagay sa mga... Again, I'm just giving my 100% honest review. Hindi po ako naninira ng brand. Halatang naghihirap na ako kung ano lang yung pupunas ko sa muso ko. Pero Ma'am Johnny, sobrang thankful po ako na ako yung napili ng brand nyo na mag-review ng mga products. I-try naman natin tong limang powdery matte tint. Ayan, swinatch ko na po silang lahat yung mga powder matte tint nila. And as you can see, matte po talaga, bongga, diba? Matte. And nagmo-move pa rin naman siya, hindi pa rin siya foolproof. Nagmo-move siya o nag-fade. Unang shade na to, ang hirap, diba? Ang hirap maging vlogger. Ito si Belle, ito si Aurora, si Jasmine, ito si Ariel, and ito si Fiona. So, isa-isa yung din natin ilagay sa lips kung kaya ko siyang burahin. Dito natin makikita kung matagal or mag-i-stay siya sa lips yung stain niya. So, umpisahan na natin kay Belle. So, ayan si Belle sa lips ko and hindi pa siya nagda-dry. Kaya ganyan pa siya, medyo shiny pa siya sa camera. Pero ang ganda ng shade, diba? So, ayan, natanggal ko kagad siya and as you can see, hindi naman siya nag-stain. So, may kita pa rin natin yung kulay ng ibang mga shades. Next naman natin si Aurora. So, ito naman si Aurora, parang mas darker shade lang siya kay Belle. Pero as you can see, maganda pa rin yung shade niya, diba? Brand ambassador. Next is Jasmine. Ito si Jasmine, medyo... okay din yung shade niya. Orange naman siya sa personal. Maganda pa rin naman siya tingnan. Ako lang ang hindi maganda tingnan. Fiona! So, ayan si Fiona. Ang ganda din yung shade ni Fiona. So, ayan si Fiona. Nag-stain na nga talaga siya. Buti na lang last na tong si Ariel. So, ito si Ariel. And itatry na natin siya. Parang hindi sila nagkakalayo ng shade ni Fiona. Kasi ayan o, as you can see. Parang mas orange lang ng konti si Fiona. And ito si Ariel. Bale, gusto ko lahat ng shades nila pero pagdating sa long lastingness ng stain, go kayo dun sa Fiona and Ariel kasi sobrang ganda talaga. So yun, mag-aayos lang muna ako kasi gusto kong matino naman yung itsura ko bago matapos tong video na to. So ayun, after nun, sasabihin ko na yung buong feedback ko sa mga products ng Glamify. So, bye! So bago ko pa pala tapusin itong review na to, eh may nakalimutan pa pala akong i-try na isang product nila which is itong tinted lip scrub na coffee flavor. Nakalimutan. Ayan. Ang bango. Parang sarap kanawin. So, i-try natin. Yung consistency niya is malambot. Unlike doon sa iba na parang jelly na ewan. Ito parang basa lang. Parang moist na sugar. Ganun. Then i-try natin siya. Try pa rin natin siya kahit late na, diba? Sarap. Actually, mahilig talaga ako sa coffee. Lip, ganun. Sarap! So, napansin ko na medyo oily din yung consistency ng lip scrub na to, pero ramdam ko naman na na-moisturize niya yung pinakang lips ko dito. And ang sarap niya kainin kasi lasang kape. Favorite ko na to. So, ito na yung final thoughts ko about sa mga product ng Glamify. First of all, thank you again, Miss Janice, for sending me this product. So, sobrang appreciate ko talaga yung pagbigay nyo nitong products na to. And sobrang nakakatuwa lang na ako yung napili nyo na mag-review ng mga products nyo kahit alam nyo yung ganito ako, late ako mag-review. Again, napansin nyo naman doon sa mga sinabi ko kanina na may mga pros and cons tong mga products na to and hindi ako nagpaka-plastic, sinabi ko talaga yung ayaw ko sa kanya and yung mga nagustuhan ko sa kanya. And sa nagustuhan ko talaga is yung packaging, sobrang ganda and sobrang consistent lang niya kasi
lahat pink talaga, bongga. And sobrang girly, 'di ba? Karamihan ng mga babaihan ma-appreciate yung mga ganitong klase ng packaging, yung cute-cute lang ganun. Pagdating dun sa mga scent, sobrang bango, promise. Dun sa performance, medyo kakaiba lang kasi as you can see, para-para sila ng variation pero iba-iba yung naibibigay nila kada variation na yun, 'di ba? Katulad ng Velvet Fop, hindi sila pare-parehas nung naibigay na performance pero isang variation lang siya. So, ayun, may mga nagustuhan ako and may hindi ako nagustuhan. Mga hindi ko lang hindi ko masyado nagustuhan is yung performance ng nitong blush, performance nitong BB cream. Pero kung tutuusin naman kung kayo yung mga klase ng tao na hindi naman pala makeup and ayaw nyo nung may mga makakapal na makeup sa mukha, okay na okay to. Nagustuhan ko rin yung mga powder matte nila, lalo-lalo na yung dalawang shades sa dulo dahil nga nag-i-stain talaga sa lips, which is good yun kasi ako yung tipo ng tao na hindi pala retouch yung makakalimutan ko nang wala akong lipstick sa labi. Nagustuhan ko rin naman yung Velvet Puff nila, lalo na yung ano yung dalawang shade nga na etong Blossom tsaka yung Buttercup. Pero ayun nga, ako din kasi yung tipo ng tao na mahilig sa mga yung mga nag-i-stain sa lips, yung long-lasting, yung waterproof, bulletproof. Basta yung mga ganong, may mga proof na mga makeup. Pero hindi ko naman sinasabi na pangit sila. And may kita nyo naman doon sa ginawa ko kanina kung ano yung performance nila, di ba? So, ayun lang. And sobrang nakatuwa. Meron pa silang libreng paspuli, di ba? Bongga. And eto, nagustuhan ko din to dahil kita nyo naman sa kilay ko kung ba't ko siya nagustuhan. So, ayun lang. Naging honest ako. At sinabi ko yung mga sa tingin ko na pwede pang ma-improve ng CEO, ng gumagawa nitong mga makeup products na to. Kung ako yung tatanungin kung worth it ba to, worth it naman sila. Depende na lang siguro talaga sa kung paano mo siya gagamitin. Kasi ako ginamit ko nga yung Velvet Fop sa bisngi ko kasi nagustuhan ko yung kulay nung Blossom Babe ba? Yung Blossom Babe ito. Nagustuhan ko yung kulay niya. Lalo sa personal, kitang-kita na ano, parang drunk blush lang yung peg ko. Ganun. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan niyo yung mga sinabi ko sa no hard feelings. Sinabi ko lang yung totoo. Lahat. So, ayun lang guys. Thank you again guys for watching. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And kung may gusto pa kayong i-review ko, honest review, just comment down below. And don't forget to subscribe to this channel. Thank you again guys for watching. See you again next time. Bye-bye. Love.